Hi guys! Good evening! Welcome back again sa ating channel. For this episode, i-share ko lang po sa inyo yung procedure na paano ako nag-register ng Q Mobile. Na-start po kasi itong Q Mobile nung nag-pandemic. Kasi bawal po kasi tayo mag-face-to-face kung may mga nararamdaman tayo sa ating sarili. So ito, ginawa itong Q Mobile na to para magkaroon ng registration at numbering pag magpapa-check up ka sa center namin. So ito yung Q Mobile. So siyempre kailangan na namin muna paano. So ito, Q Mobile is a quick slot reservation scheduling app that lets you more productive while you wait for your turn. It is very efficient and convenient than physical waiting in line. So, ito yung ginagamit namin guys kapag nagkuha kami ng schedule sa center. So, i-download ko na yung app sa cellphone ko. So, magre-register lang tayo. So, ito na-download ko siya. So, pinutin ko na yung Q Mobile. Tapos, ayan, pag pinutin ko, may ganyan ang mga lalabas. So, dito pipili namin yung Makati Health Department. Ayan. So, yung pag pinit ko ng Makati Health Department, ayan ang mga lalabas. So, kami kasi yung center namin is Monday to Friday lang siya, 8 to 4pm. So, nakalagay siya na close. So, paano kung umaba siya gagamitin? So, i-open. Click ko lang to siya. Tapos, ganyan ang mga lumalabas. Yan. So, meron siyang pagpipilian. So, yung sa others. Ayan. Tapos, services. Yan. Services and consult. Yan. So, ang gagawin ko kasi ay gusto ko magpa-consult. So, pipindutin ko lang yung consult. Tapos, punta ko sa to see option. So, yan. May mga option yan. Face-to-face, oral, permanent, to extract. So, dito na ako sa face-to-face. Pagpindut ko ng face-to-face, ayan ang mga lalabas. Family number, last name, first name, middle name, date of birth, gender, address, at barangay at yellow card number. Yan. So, dito ay yung family number, yan ay binibigay sa center. So, pipilapan ko muna po yan. So, yun na guys, pinilapan ko na yung mga dapat information dito. So, ang inano ko is general checkup. So, nalagay po Monday, bukas, 10:30 to 11:30. So, our details are above are correct. So, yes. So, titingnan natin kung your appointment is set. So, pag ganito kasi, ayan, bibigyan ka ng number. Ayan. So, i-screenshot mo yan. May mga other services din sila. So, ticheck natin yun. So, yung kanina pinundot ko is consult. Ayan. So, dito tayo sa services. Ayan. So, dito sa services, ayan. Meron din naman po sila mga iba dito. So, ayun na magpakita kung ano mga services nila. Dito sa consult. Ito, limbawa, gusto kong magpalinis. Yan, palinis. Yan. So, ganun pa rin, pipilapan din mo yung ano, pipilapan mo rin yung ano, yung mga information mo. Family number, last name, first name, middle name, birthday, gender, address. Siyempre, yung address mo dito, dapat dito ka sa Makati. Tapos, yellow card, kung kailan mag-expire. Tapos, may kasunod pa yan. Ito yung PhilHealth number at saka yung purpose ng consult. Tapos, ito yung mga available date nila.
anong oras, kung anong oras at araw. Yan, may oras, may mga araw yung mga yan, Monday to, yan o, Monday, Wednesday, Friday, Wednesday, yan yung mga availability nung, kung halimbawa gusto mo magpalinis. So, ayan. So, parang gusto ko magpalinis ng ngipin, so pipilapan ko muna to. So, yun na guys, yung pinili kong ano is palinis. So, yung family number is magagaling po yan sa center. Tapos, pinilapan ko na po yung mga info. Tapos, ayan, lagay ko purpose of consult is palinis. Tapos, yung mga availability nila is Monday, Wednesday, Friday. So, pinili ko yung Wednesday kasi may nakaschedule ako na check-up ng Monday. So, sa hapon po, ang available nila. So, pinili ko is 2 o'clock. Tapos, pilapan ko na lang to. So, after ko na fill up, so, pipindutin ko na yung get ticket. Tapos, yamaya, are the details above all correct? So, i-double check ko ulit. Kailangan dito yung yellow card number, tsaka pilhet at kailan siya mag-expire. Importante kasi yun. So, tingin ko naman correct. So, hintay pa ako. Thank for using Q Mobile. Your appointment is set. So, ayan. Ito na yung number ko sa Wednesday. So, ito lang yung papakita ko. So, naka-appointment ako ng 2 p.m. So, screenshot ko lang para mapakita sa kanila kung pumunta ako doon. So, yun lang guys. Ganun lang po siya kadali. So, meron pero pareho sa ano, sa Makati Health Department. Meron din naman palang iba pa. So, yung purpose nito yung mga nagpapa-schedule ng queuing. So, ayan. Meron mga iba sa mga laundry, tsaka sa mga papaganda, ayan, medical city. Tapos itong tickets naman, ayan. Ito yung mga list na naka-appointment ako. So, pending pa yan. So, ayan. Yun lang po, guys. So, yun guys, yun po yung purpose ng Q Mobile. So, rescheduling. So, sa center po namin kasi ganyan po yung procedure. Kailangan, para makakuha ka ng appointment, kailangan mag-register ka through Q Mobile. Sana sa mga ibang city, meron din pong ganyan para less hassle na lang po sa pilahan. So, maraming salamat po sa panonood and thank you for watching.